ipinapakita ang kabaitan at kagandahang loob. November 23, Puspos ng Espiritu. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 3-4. Ang Ebanghelyo, umuusad at lumalawak, ay nangangailangan ng malaking suporta para umalalay sa pakikipaglaban pasimula pa noong kamatayan ni Kristo, at ginawa nito ang batas ng pagbibigay ng abuloy bilang pangunahing pangangailangan higit sa ilalim ng gobyerno ng mga Hebreyo. Ngayon ay hinihingi ng Diyos, hindi ang kakaunting kaloob, sa halip ay mas malaki kaysa alinmang panahon ng sanlibutan. Ang prinsipyong inilatag ni Kristo ay na ang mga alay at kaloob ay dapat naaayon sa liwanag at mga pagpapalang tinatamasa. Sinabi niya, sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 48. Ang pagpapala ng panahong Kristiyano ay tinugunan sa pamamagitan ng mga unang alagad sa gawain ng kawanggawa at kagandahang loob. Ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos, matapos iwan ni Kristo ang mga alagad at umakyat sa langit, ay naghatid sa pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Kapag nasa kagipitan ang mga banal sa Jerusalem, sumusulit si Pablo sa mga Kristiyanong Hentil tungkol sa mga gawain ng kagandahang loob, at nagsasabing, "Ngunit, yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito." Ikalawang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 7. Dito inilalagay ang kabaitan sa tabi ng pananampalataya, pag-ibig, at kasipagang Kristiyano. Yaong mga nag-iisip na maaari silang maging mabuting mga Kristiyano, at isinasara ang kanilang pandinig at mga puso sa mga panawagan ng Diyos para sa kanilang pagkakawanggawa, ay isang nakakatakot na daya. Mayroon niyaong lumalabis sa pagpapahayag ng dakilang pag-ibig para sa katotohanan, at kung may kinalaman sa mga salita, ay may pagnanais na makitang lumago ang katotohanan, ngunit walang ginagawa para sa paglago nito. Ang gayong pananampalataya ng isang tao ay patay, na hindi pinasakdal ng mga gawa. Kahit kailan ay hindi gumawa ang Panginoon ng gayong pagkakamali bilang pagbabago ng kaluluwa, at iniwan ang kaluluwang iyon sa ilalim ng kapangyarihan ng pagiging makasarili. Review and Herald, August 25, 1874.